Hapdi siya. Sobrang hapdi. Yung hapdi niya nasa rejuve na level. Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel. For today's video, magre-review tayo ng skincare product na medyo may kamahalan ng konti. Konti lang naman. So, ito yung Blemish Rescue Series Acne Clearing Skin Defense from Fresh Formula. Ayan, so kung gusto yung malaman kung ano ba ang nagawa nito sa balat ko, pero actually, kahit ako hindi ko pa alam kung ano yung mga gawa nito sa balat ko kasi ngayon pa lang yung first day ko at finifilm ko lang itong intro nito. Itong intro lang natin ang maiiba, okay? So, kung gusto yung malaman kung ano ba ang effect ng product na to sa balat ko, then just keep on watching. Basically, itong nakikita niyo mukha ko ngayon, ito ang before kasi nga first day ko pa lang ngayon at huwag niyo munang pansinin dahil ipapakilala ko lang muna itong product sa inyo. Okay, so itong product na to ay nagkakahalaga ng 999 pesos or 1K kasi kasama na ng shipping. Nabili ko ito sa Shopee at minsan nagsisale sila itong Fresh Formula. Abangan nyo na lang kung kailan yung sale nila para mabili nyo sila ng medyo may bawas naman ganon discount. Sa box pala nito, may kita nyo sa harap yung product name tapos yung brand. Tapos sa gilid naman, we know you because we are you. Ah, parang ano lang, dagdag kung anek-anek lang na salita. Tapos sa likod naman yung ibang information like kung ano yung nilalaman ng product sa loob, tapos yung pagkakasunod-sunod ng paggamit, nandiyan yung morning at evening. Tapos sa gilid naman nandito yung active ingredients, ayan, ng bawat product. Tapos nakalagay dito, for your information, Blemish Rescue Series may increase your skin's sensitivity to the sun. Make sure to use sunscreen and limit your sun exposure. Some products are not suitable for pregnant and lactating women. So, ito, kung mapapansin nyo, yung claim niya parang rejuve, diba? Pero hindi siya rejuvenating set. Normal skincare product lang to, kaya medyo mas relax gamitin or hindi nakakatakot kasi nga hindi siya rejuve. Sa gilid naman nito, nandito yung logo nila. Tapos yung skincare made better. Baka yun yung tagline nila, hindi ko lang sure. Tapos sa gilid kung saan minanufacture. Sa taas naman, yung brand ulit, dyan. So, basically, ganun lang yung box niya. At nakikita nyo, may ano na agad siya, dense or yupi-yupi. Ganito na siya dineliver sa akin, ganyan. So, madali siyang masira or hindi lang na ingatan sa pag-deliver, ganun. So, sa loob nito, meron itong laman na 4 products. Meron tayong Fresh Formula Skin Doctor Acne Defense Facial Wash. Meron itong 100ml. At sa likod niya naman, nandoon yung iba pang information tulad ng skin habit, formula, at kung saan minanufacture. Nakalagay lang siya sa bottle, clear bottle na de-spray. Tapos, ayun, ang simple-simple lang ng packaging niya kasi kitang-kita mo na doon yung mismong product at maaliwala siya sa mata kasi nga transparent lang. Walang something special, ganun. Next natin itong Fresh Formula Blemish Doctor Anti-Acne Facial Toner. So, meron itong 60ml. Sa likod naman niya, ganun lang din yung information, skin habit, formula. Tapos, pare-parehas na, itong 4 products na to, ganun lang din ang nasa likod. May kita niyo din yung expiration date na naka-block yung tint or yung color na ginamit. So, ayun, madali mong matatandaan or may kita kung saan ba yung expiration date, which is maganda. Yung sa, ano naman niya, ganyan yung ang tawag dito, yung takip niya. Tapos, pare-parehas lang na clear. Next natin itong Dr. Blur Oxygenated Day Cream SPF 45. Tapos, meron siyang 15 grams. Ayan, sa gilid niya, another information na halos magkakaparehas lang din. May kita niyo din dyan yung expiration date. Tapos, sa likod nito or sa ilalim, nandyan din yung ingredients or yung formula, tapos iba pang karagdagang information. Last product sa loob na to ay yung Dr. Clear Overnight Repair Cream. Same lang siya na 15 grams, tapos parehas lang din doon sa SPF, I mean doon sa sunscreen na ganun lang yung details na nakalagay. Syempre magkaiba lang ng formula or ingredients. Ayan. So, ayung apat ang makukuha nyo
sa halagang 999 pesos. Sana worth it naman siya. Hindi ko pa masabi sa ngayon kasi wala pa naman tayong sapat na araw sa paggamit. Ayun, so babalikan ko na lang kayo pag tapos na natin silang gamitin. Ayun lang yung sinuot ko para sa intro nito para hindi naman sayang yung makeup ko at tumilaw pa ang manok. So babalikan ko kayo after a month or 3 weeks, ganun. Okay, so nagbabalik ako at ngayon ay September 2. Okay, ngayon naman ay mag-proceed tayo sa kung ano ba ang mga napansin ko sa bawat products. Uunahin natin itong Skin Doctor Acne Defense Facial Wash. Ayan, so unang-una kong napansin yung amoy niya. Parang may pagka-herbal. Ako lang to base sa pang-amoy ko. Parang maihalon tulad ko to sa amoy ng saging sa mga kakanin. Yung mga pinapambalot nila. Hindi ko lang sure kung tama yung pagkakadescribe ko. So, pasensya na kung ang weird ko sa part na yon. Pagdating naman sa consistency niya, medyo thick siya. Pagkalagay ko sa palm, ayan, ramdam ko na agad yung pagkalapot ng product. Ganyan siya. Hindi nyo lang makikita kasi clear, transparent yung product. Pero ramdam mo yung pagkalapot niya. Ayan. Upon application naman sa skin, ang nararamdaman ko, nakaka-relax siya. Circular motion pala ang ginagawa ko, ha? Ganyan. Itong cleanser na to, masarap sa pakiramdam. Tapos, pag babanlawan mo na, ramdam na ramdam mo yung pagkamadulas. Tapos, mabibigyan kaya na ng smooth na skin. Ayan. Kaya, ang sarap-sarap ng pakiramdam pagkatapos kong maghilamos gamit to. Kasi nga, ganun yung effect na nabibigay niya. Parang ang linis-linis ng mukha mo. Tapos, meron pa siyang effect na pagkamalambot. Ayun. Sa toner naman, bago ko sabihin yung naramdaman ko, take note lang na ginamit ko to ng day 2, hindi siya day 1 kasi itong mga products na to, itong apat, hindi ko siya sinabay-sabay na ginamit sa iisang araw para hindi magkagulo sa mukha. Inunti-unti ko siya. Kaya day 2 ko na nagamit itong toner. So sa toner na to, may pagka-alcohol, yung amoy niya medyo matapang siya, pero hindi naman siya mabaho. Okay lang, siguro nasanay na rin ako. Yung tapang niya, hindi to the point na ang sama sa ilong, ganon. Nung unang paggamit ko to, nung in-apply ko siya sa skin, okay lang, wala akong naramdaman na kahit ano na mahapde or sting. Feeling ko nga that time ang mild niya sa skin at talagang nalilinis niya yung balat ko. May kita nyo rin na after using this toner, makakita kayo ng shine sa mukha ko, which is good. Nakaka-fresh siya. Pero, pagdating ng second day hanggang matapos kong gamitin itong product na to, mahapde siya. Sobrang hapde. Yung hapde niya nasa rejuve na level. Kaya yun ang kailangan yung tandaan bago gamitin to. Kasi ayun nga, mahapdi siya, which is hindi ko gusto. Next natin ay itong kanilang Dr. Blur Oxygenated Day Cream with SPF 45. May pagka-tinted siya. Pag nilagay mo siya sa skin mo, parang may makikita kang coverage, which is maganda. Yun nga yung pinaka nagustuhan ko sa product na to kasi nakaka-fresh din siya at napapamukha niyang healthy yung mukha mo, tas fresh na fresh talaga. Ang gusto ko rin dito, easy to apply, easy to blend, tapos hindi siya mabigat sa pakiramdam at napapalambot niya din yung balat mo. Mararamdaman mo yun pag talagang ina-apply mo siya. Next naman tayo sa last product, which is the Dr. Clear Overnight Repair Cream. So ito, medyo mahirap siyang i-apply kasi may pagka-thick din yung consistency niya. Pero in fairness, ang naastigan ako sa mismong product sa loob. White siya, so parang overexposed ang dating niya dyan sa camera. Hindi siya katulad ng ibang cream pagdating sa formula, tapos sa mismong itsura ng product, talagang iba siya. May pagka-shiny, ganun. Tsaka ito, wala siyang amoy. Pilit ko nga itong inaamoy, pero wala. Parang sobrang minimal to the point na kailangan mo pa talagang singhutin ng mabuti para may maamoy ka. Ito, tulad din sa sunscreen na after application, mararamdaman mo yung pagkamalambot ng balat mo na gustong gusto ko talaga. So basically, ayun lang yung mga napansin ko sa bawat product. Take note pala na itong product na to ay merong mga active ingredients like AHA glycolic acid, tea tree oil, and witch hazel extract. Kailangan nyo malaman yon para kayo mismo alam nyo kung okay ba sa inyo yung ingredient na yon or hindi. Ngayon naman, magpo-proceed tayo sa mismong experience ko sa paggamit ng mga product na to. So, yung mga sasabihin ko ay hindi everyday update kung kailan ko lang nakitaan ng changes. So, bago yon, ipapakita ko yung itsura ng mukha ko before
Ayan, ito yung before ko gamitin ang mga bawat products. Pagdating naman ng day 2, napansin ko na yung mga pimples ko namumula sila, nahihinog yung nandyan sa noo ko, sa taas at gilid. At dito, pinaka napapansin ko na yung pagkamalambot ng balat ko. Kanina ko pa siya sinasabi kasi yun talaga yung pinaka-pinaka napansin kong unang-una. Pagdating naman ng day 3, ang napansin ko nung naghihilamos ako, may masakit sa bandang right cheek ko, ayan, dito siya. Tapos, pagkakita ko sa salamin, namumula siya na pimples, tapos parang papatubo na medyo malaki. Alam niyo yung itsurang yun? Nahihinog, pero wala pa siyang pus. Pansin ko rin sa ibang part, namumula na rin talaga. Tapos ito na, may nakita akong micro peeling sa paligid ng mga pimples ko dyan sa cheeks, pero hindi pa siya talagang visible. Parang nakikita ko lang siya sa salamin. At dito sa araw na to, may nararamdaman na rin akong pagka makate sa nose area. Ayan, dyan, nangangati na. Which is, hindi ko gusto. Pero, carry lang naman. Hindi siya to the point na sobrang kate na na-allergy na yung mukha mo, hindi ganun. Pero pagdating ng gabi, sa paggamit ko ng toner, nagsimula na siyang maghapde around my nose and cheeks. Diba nga, nung umaga, makate lang. Pero, sa other parts naman, wala. Pati sa cream, wala din akong naramdamang pangate. Tanging sa toner lang talaga. Sa day 4 naman, tinubuan na ako ng maliit na pimples sa noo. May pus na rin yon. Sa cheeks naman, may mga ilang nahihinog na. At, diba nga, nagsimula nung day 3 ng gabi, yung sakit na nararamdaman ko sa toner, nagpatuloy yun talaga. Araw-araw ko na siyang nararamdaman. At makikita nyo rin mamaya yung effect ng hapdi na yon sa ilong ko, which is hindi maganda. Dito sa day 5, yung sinasabi ko sa inyong papatubong pimples nung day 3, ito na yung araw na tumubo na siya talaga. Yung halatang halata na siya. Na-amaze ako kasi parang ang lupit nung pagkalabas nung pus, nakaangat talaga siya. Buong bilog, tapos ang bilis na alis. Pero hindi naman instant na flatten yung area na yon. So ayun, dumating na tayo sa week 1. Morning, ang tight ng pakiramdam ko around my nose, mouth, and around my eyes. Doon din kasi yung pinaka merong micro peeling na nagaganap. At the same time, ang dry sa mga part na nabanggit ko na yon. Sobrang hapdi pa rin sa ilong ko at by this time, may nakikita na akong redness. Ayan, dyan na siya nagsisimulang namumula paligid sa ilong ko as in dyan. Pati rin pala sa mouth ko, mahapdi na siya pag nadadapuan ng toner. Kala ko nga nagre-rejuve ako eh, charot. Sa kalagayan naman ng mga pimples ko, nawala na yung mga hinog at may mga ilan na lang na papatubo. Sa totoo lang, nagugustuhan ko na yung skin ko sa araw na to, week 1. Kasi ang smooth na sa ibang parts at nakikitaan ko na siya ng kintab. Parang glass skin or ang healthy ng balat ko kahit na merong mga pimples. Ayun. Siguro hindi nyo lang masyadong makita dyan kasi kakatapos ko lang maglagay ng day cream kaya medyo may coverage. Kinagabihan naman nun, mas natagdagan yung pagka-tight ng pakiramdam ko at mas naging visible na yung pamamalat around my lips and nose. Yung pakiramdam ko sobrang dry na din ng skin ko sa part na yon, which is hindi ko gusto. So the day before exact 2 weeks naman, sa araw na to mas marami nang lumalabas na pimples. Ito na yon, nagpo-purging na ako. Sa gilid ng kilay ko, sa may magkabila ang pisngi, kahit sa baba, may mga maliliit doon na pimples tapos meron silang maliliit na pus. So, sa week 2 natin, hinug na yung ilang pimples ko, may mga maliliit na pus at sobrang popular na din ng mga marks ko. At sa week na rin ito, mapapansin nyo na dito pinakamadaming tumubong or lumabas na pimples. Ayan, sa gilid ng cheeks ko, may kita nyo nandyan yung mga pimples na tumutubo. And then the next few days, ito, sobrang bigat ng mga nangyayari sa personal life ko. Wow, may ganun. Pero ayun nga, basta. Kaya, feeling ko, stress na stress ako at tinubuan na nga ako ulit. Nadagdagan yung mga pimples ko. Yung nasa noo, ang bilis rin nilang maging active. Sa cheeks naman, hindi pa sila totaling hinog. Wala pa silang pus, pero ang lalaki nila at talagang mapupula. Hindi naman ako ganun na bahala kasi alam kong matatanggal din naman sila the following days. Okay, so nandito na tayo sa week 3. Ito na yung huling araw na paggamit ko sa product for this review. At ang kalagayan ng mukha ko ay wala ng mga active pimples. Ayan. Walang may pus. Pero kung mapapansin nyo sa right cheek ko, may medyo nakaumbok. Mga 3 pimples yon. Kahit sa noo, may mga ilan din kayong makikitang nakaumbok. Pero yung iba dyan, tapos nang naglabas ng pus. Pagdating naman sa hapde ng toner, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin siya tulad ng sinabi ko na nung unang-una. Take note, sa nose area ko lang talaga siya nararamdaman ha. Another thing pala, matagal ko nga itong napapansin kada paggising ko sa umaga, nagbibigay siya ng effect na
napapalaki niya yung pores ko, as in open pores, tapos sobrang visible. Ayan, dito ko siya nakikita. Tapos, meron din siyang oil. Talagang naglalabas siya ng mas maraming oil compare sa before. Pero pagkatapos ko namang maghilamos, natatanggal yon at nabibigyan niya na ako ng fresh na pagbumukha. Ayun. So, ayun lang naman. Wala na akong ibang nakitang effect. Kung mapapansin nyo, 3 weeks ko lang ginamit itong product na to. Dapat 1 month, pero hindi na pwede kasi kailangan ko na siyang ihinto for some reasons. Secret muna yon sa ngayon, pero wala na yung kinalaman sa product. Actually, nagustuhan ko talaga itong products na to kasi yung effect na nabigay niya sa akin, parang naintindihan ko siya talaga na oo, maglalabas siya ng pimples, pero matatanggal niya yon. Mas maganda yung magiging effect na to pag nagamit pa ng mas matagal. Ito yung product na babalikan ko pag talagang wala na akong nagamit. Since ang maganda din dito, hindi siya rejuvenating sets nga, kaya pwede mo siyang gamitin ng pangmatagalan. Hindi mo kailangan mag-aala kung sumobra ka na ba sa paggamit nito. At ang isa ko pang nagustuhan, yung effect na nagagawa kanyang fresh. Kaya confident ako kahit wala akong makeup. Kung mapapansin niyo yun sa mga previous vlogs ko, wala akong base. Kasi sunscreen lang, sapat na. Okay, kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung pinaka nagustuhan ko sa apat na products na to, unang-una ay yung sunscreen. Itong sunscreen kasi ang ganda-ganda niya sa mukha. Paulit-ulit kong nababanggit, sobra siyang malambot sa mukha at nakakapagpa-fresh. Hindi lang yon, hindi lang sa kung anong nakikita nating effect, kundi yung fact na napoprotektahan niya pa tayo nito sa UV rays, ayan, sa araw. Ito yung sunscreen na pinaka nagustuhan ko sa lahat ng sunscreen na nagamit ko. Next naman na nagustuhan kong product ay itong cleanser nila, ayan. Dito, excited ako tuwing magki-cleanse na ako ng mukha kasi ang sarap niya sa pakiramdam, ramdam na ramdam mo yung pagkamalambot, pagkamadulas, pag binabanlawan. Tapos, nakakalinis talaga siya ng mukha. 2 pumps lang pala ang ginagamit ko. Enough naman na yun sa akin personally. Para sa akin, matipid siyang gamitin. Ang pinaka ayaw ko naman sa buong product na to ay itong toner kasi yung effect niya, meron siyang sting, which is hindi ko talaga gusto. Itong overnight cream naman, parang sakto lang, hindi ko siya masyadong na-appreciate. Siya din kasi yung parang pinaka hindi ko nakitaan ng effect, or baka hindi ko lang napapansin. So, ayun, carry lang naman, nasa gitna, ganun. Sasabihin ko rin naman sa inyo yung overall na hindi ko gusto sa product na to. Unang-una, yung nabigay niyang effect sa ilong ko dahil sa hapdi ng toner, sobra niyang napadry at nag-iwan siya talaga ng red mark at saka sa presyo niya na medyo may pagkamahalan, pero carry naman. ₱999. Maganda din naman yung effect niya, kaya pwede nang pagtiyagaan. Pero para sa mga taong nasa budget, baka hindi nila magugustuhan yung presyo niya, diba? Overall, ang nabigay niyang effect sa mukha ko, kung wala itong makeup, hindi na totally napaklear yung mukha ko. Meron pa rin akong mga pimples at yung mga marks ko nandyan pa rin. Pero ang nagustuhan ko kasi yung mismong effect na ang kintab. Parang okay na ako sa mukha ko na sobra siya nakatulong sa side na nabibigyan kanya ng healthy, glowing skin. Okay, sana naging malinaw sa inyo ang review ko dito sa Fresh Formula Blemish Rescue Series. Nagustuhan ko yung experience ko sa paggamit nitong product na to at hindi niya ako nabigyan ng nakakabahalang pakiramdam. Okay, so that is it for this video. If you like it, please give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button beside it to get notified whenever I upload a new video. Again, I am Camille Velasco. Thank you for watching. Bye! Mwah.